Good morning po sa lahat. Biyernes na naman. Biyernes ng umaga. Mag-alas na yung binata. Problema ito. Bumalik ang ulan. Ang dalawang kambing. Buti na lang kahapon. Nilagay ko sila dito sa ilalim ng mangga. Para hindi mababad sa ulan. Kasi kahapon pa lang nag-uulan eh. Pansin ko na yan. Kaya naniguro na kahapon. At least, kahit umulan, nasa ilalim sila ng puno ng mangga. Ayun yung isa, oh. Ayun yung ina. Ayun, laki na nung anak niya, oh. Ang ulit na nga yan, yung anak niya yan. Malayo na ang nararating niya. Ayun, oh. Ito yung mangga niya, oh. Dito sila nakasilong. At least dito, kahit umulan, safe lang sila. Yung toro pababa itong lugar na ito eh. Makita nyo sa taas pa eh, may mangga pa rin. Yung manggang yan, yan ano yan, hindi yan yung mangga na nasa palengke, yan yung bisaya tawagin nila. Malilit na mangga yan pero masarap din yan. Malit ang bunga niyan na masarap. Ito mga regular na mangga to, for export. Mga tipong o ano yung tsura o sarap ng mangga sa kamigin. Ito rin yan. Oh, busog na busog tong isang kambing. Oh, laki ng tiyan. Dami siya nakain. Oh. Ang ganda tong lugar na to eh. Diyan siya nanginginahin, oh, sa bandang baba. Ano, ano, medyo nabawasan nga yung natubo dyan. Oh. Marami siya nakain dyan. Papauwi yan. Oh. Itong problema dito, madalang ka makakita rito ng patag, puro bakyat, pagbaba. Mountainous kasi itong lugar na ito. Ayan, makikita nyo naman, oh. Yung patag. Yan, sa baba na yan, puro sagingan yan. Lakatan. Ayan, oh. Yan pa yung isang area pa ng lakatan dito. Na sayang, napabayaan eh. Ililipat ko muna itong mga kambing. Ayan, lipat ko na sila ng pwesto. Doon sila galing eh, oh, dyan. Ngayon, nandito na sila. Medyo tinaas ko ng konti. Para paghapon, madali ko sila makita pag tinitik ko. Ayun, yung lalaki. Galing siya doon. Doon sa mangga na yan. Ngayon, nandito na siya. Kailangan kasi pag umaga, puntahan mo, ilagay mo sa isang pwesto. Tapos, makapaglaan ka pa ng time sa hapon, balikan mo, lipat mo uli ng pwesto hanggang gabi na. Tapos umaga, yun. Ganun pa rin. Balikan mo sa umaga, lipat mo na naman ng pwesto. Kasi madali magsawa yan sa damo. Gusto niyang paiba-iba. Kung gusto mong tumaba, gumanda ang katawan, ganun ang gawin mo. Mga nag-suggest din yan, yung mga taga rito. May mga alaga silang kambing. Eh ako, wala naman akong alam eh. Sumusunod lang ako doon sa suggestion nila dahil sila, sanay sila dyan eh. Yan, lipat muna tayo. Punta tayo sa may baboy. Andito na tayo sa may mga baboy. Narinig na nila ako kaya iingay na naman itong mga to. Ito yung isa. Ito, itom na yan eh. Hihintay ng almusal yung mga yan eh. Bogchi-bogchi daw, bogchi-bogchi. Bogchi-bogchi. Ayan, napakain ko na yung dalawa. Konti lang ang binigay ko, mga kalahating kilo lang. Kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa hapon. Yan din ang suggestion ng technician. Basta na-inseminate dyan. Kailang halalay ka lang sa pakain. Pwede usukin ang gusto yan. Hindi masisira yung pag-intis niya. Yung pag-inseminate, yung simil ang ginamit. Mag-uusaw. Ito na yung tanim nila. Yung sili, oh. Malapit. Ganyan, dalawa, tatlo. Malapit lang dito sa kulungo ng baboy, oh. Tatlong tempot lang. Nandito ko na sa tinanim na sili.
kalimutan eh. Tingin sa huling video ko, yung last na video ko. Nung video ko nandun sa huli, wala pa sila rito, pero may tapos na. Dami na. Ito yung kanang saging oh, makatan. Dami niya saha. Ang gusto mo magtanong ng saging. Takay rito. Dami oh. Ito pa, ligaw na sili oh. Nasa unang panin yan oh. Sili, 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 sili. Identify mo na tinataniman kasi malinis yung lugar. Ano, nakalinya. Hindi yung basta tinanim lang. Ito, sinusukat talaga to. May linya talaga yan. May distansya bawat tanim. Ayan. Ito. Ito yung kani Danilo. Ayan. Kukunan niya ng tuba. Lagay niya ng tuba. Ayan. Ah, hanggang dito na pala yung nalinis nila, oh. Pa doon. Ayan o. Punta doon sa taas. Ayan o. Ayan sila yung nagtatanim. Laki ng lupa, no? Pero mo kung matag doon lupa, ito mas magandang taniman doon lugar na to. Laki-laki ng lupa. Itong area to, maliit, maliit pa to doon sa kabuhan lupa ni Pastor. Andito lang tayo sa bandang unahan, tabi ng ilog. Banda doon sa taas, yung pinagkuhaan ng kopra noon, pinakita ko sa video ko, mas malaki yung lugar na yun. Talagang bundok na yun. Ito, likod lang to. Maliit lang. Ayan, malinis na oh. Ayan. Ganda ng pagkakaano. Pagkakalinis. Ang paglinis nila dito, mano-mano, walang makina yan. Manuman lang paglinis. Ah, ito na yung doon sa isang unang video ko na nag-uumpisa lang magputol ng kawayan. Ito na, oh, malinis na. Oh. Oh. Doon sa mga nakapanood, makikita niya yan eh. Matatanda niya yung lugar na to. Ayun, oh. Yan, yung may natirang yan. Yan yung unang tumpok ng kawayan na pinutol. Sumunod yan. Tapos, yun. Yun, yung isang yun. Yan. Galing mo bata. Buti tinuro mo. Yan yung isang last na tumpok na makapal. Na-clear na. Ayun na yung mga kawayang pinagputol. Oh. Binalalandra na lang nila dun. Ayun, oh. Yan, dami kawayan yan, oh. Gagawa ka ng bahay kulbo mong maliit kahit silungan. Ayun no, dami. Pakikinabangan mo yan. Gumanda o, luminis. Tingnan nyo. Medyo madilim lang kasi ngayon. Pasensya na kayo sa video ko dahil makulimlim. Pero wala lang ako makuan ngayon. Palipasin ko pa tong dilim, itong makulimlim. Baka isang linggo to na ganito, makulimlim. Ayun yung dike. Ayan yung ilog. Ayan tayo, sa kabilang side lang yan eh. Ayan yung kawayan, sa tabi ng ilog. Ayan yung tataniman, yung mga kawayan. Papunta doon sa boundary ni Pastor. Ayan o. Oh. Itong puno na to, buli pala ang tawag nila dyan. Buli. Ayan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Na-clear yung lugar. Gandang tignan. Medyo malalim lang to oh. Kung tatambakan, ayun, malalim, oh. Wala kayong ahas dyan. Yan madalas na nilulungga ng ahas, eh. Kung may nakita kang buta sa ilalim, makipot, malalim, sigurado yung bahay ng ahas. Eh, dito sa kawayan, malamig na lugar to. Hindi ako magtaka kung may ahas na nagbabahay dyan. Mga sawa. Ah, punta natin sa gumagawa ay nagpuputol. Ayan dito, puputol sila ng kawayan. Ayan, gagamitin nila yung pambakod doon sa
isang lugar to sa labas ng farm, lupa ni pastor to sa may part ng subdivision, napakuran, tataniman daw nila yun. Ayun yung mga kuwayan ang tinatapas. Ang bakot dyan, gagamitin sa bakot. Ito malunggay oh. Ito malunggay, pinuputol-putol lang nila yan. Pag lumaki ng gusto yan, puputulin. Ayan oh. Tumubo uli na malaki, putol na naman. Talang dyan sa Luzon, ang mahal ng malunggay. Kano bang tali ng malunggay? Sustansya yan eh, para sa nagpapagatas. Dito naman po tayo sa subdivision. Medyo malabo lang oh. Itong may tambak ng lupa na yan, ito yung lupa ni pastor dito sa subdivision. Corner lot po yan. Katapat niya lang yung farm. Ayan yung farm. Ayan ang harapan ng farm. Ayan yung arpon. Itong lupa nito, kay pastor yan, sa kanya pinagtambakan niya yan. Ngayon, ang plano daw niya dyan, tataniman niya yan. Itong lote niya mismo, ito may tambak, yan ang sa kanya. Yung walang tambak, part ng subdivision niya na binibenta pa rin. Ayun, ganto niya, no? Medyo malabo lang. And binapakura niya, oh, naglagay siya ng kawayan, malalagay niya ng bakod para pag may tanim. Hindi basta-basta mapapasok. Ayun, kawayan. Yan mga kawayan naman yan, poste yan. Puntahan natin yung mga nagawa. Ayun, dito tayo sa kabilang side. Ayun yung mga poste. Ayun yung mga ito yung kabilang side. Oh. Kasi corner lot nga. Ayun, yan ang bakod nyan. Ayun, kawayan lang ang ginamit. Ayun, oh. Itong pa niyan test ang post niyan, ang pinakukinamitan lang dito ng pako, kasi ito yung poste yan, pako, pero ito yan, pako yan dyan para kapit sa poste, pako, pero the rest dyan wala yung pako, ipit lang yan, o. Ito poste naman, may pako yan, pero lahat dyan ipit yan, tignan nyo yan ang design ng pako niya. Sa bawat rin ng lupa niya. Yan ang style ng bakot. Hindi ka gagamit ng bako. Konting bako lang para doon sa poste. Pero the rest, wala ng bako yan. Ilang yan, oh. Yan. Mahapo na, oh. Mahap sa aking safe na lugar. Ito yung harapan ng farm. Doon sa taas yan, mangga. Makadilim. Uulan kasi ngayon, kaya magdilim. Napakita ko sa inyo itong arko dito. Itong arko, itong gate ng farm. Ayun o. Estate of Ripon Sile. Pagkailang ng bandito. Yan. Yung kalye niyan, part pa yan ang lupa ni pastor. Yan ang mga kabahayan yan. Yung site na yan, part yan naman ng subdivision na lupa pa rin nila. Bali, kumuha lang ng right of ways dito ang gobyerno para
papunta doon sa bukid, doon sa taas sa bundok. Ewan ko, nabayaran na sila dyan. Pagmula huri ito sa gate na to, na lupa nila, akit doon. Sunda mo yung kalye yung mga 2 kilometers pa yan, lupa pa nila yan. Ganong kalawak yung lupa nila. Ang laki. Napasok na tayo rito sa loob. Ayun yung port raptor ni Pastor, kulay blue. Ito yung hagdanan. Ano? Yung isang video ko na pinakita ko yung hagdanan, yan ang hagdanan. Taas yan. O, ano yan? Ito pa yung mga kawayan na gagamitin sa poste. Ito, kasama to sa gagamitin sa bakod. Ito yung kubo kung saan madalas may standby pag lunch time. Yan, luluto. Yan, ito yung standby dito magkakainan. Ayun, may saging pa to, no? Ninyo. Malabo. Ito ang problema pag makulimlim, pangit mag-video, mag-picture, mag-ilim. Malabo ang luha. Hanggang dito na lang ako siguro. Hindi talaga maganda mag-video ngayon, makulimlim. Sige po.